What's up mga babayan? Kamusta kayo? Tatanungin nyo, okay lang. At sana nasa mabuti din kayong kalagayan ngayon. At Saturday morning dito, nakaraos na naman tayo ng isang linggong nakakapagod na paghahanap buhay. Pero okay lang. Ito, may panahon na naman ako para makapagpahinga. At ngayong umagang ito, napaganda ng weather dito. Papakita ko sa inyo. At tingnan nyo, ito. Ito yung lugar namin dito. Ayan yung mga kapitbahay namin. Kapitbahay eh, no? So, napakaganda. Tinan niyo yung mga puno, hindi halos gumagalaw. Walang kahangin-hangin. Tapos, maganda na sinagdang araw. Sana maghapon ganyan. Dito sa patapat ang bahay namin, papakita ko sa inyo yung itsura dito. Medyo malamit, hindi na ako lalabas. So, ito yung itsura, malabas ang bahay namin. Yan, makikita niyo, marami pang snow. Pinag-uusapan namin nila papano nakaraan na. Itong winter na to na dumaan, mas maraming snow na ibinigay kasa nung karaang taon. Bakit yung pinakita sa inyo yung labas at saka yung weather dito, mga babae, no? Kasi netong nakarang mga araw, nung Lunes kasi dito, talagang excited na kami. Bakit? Kasi mag-i-spring season na. At nung Lunes din, yung pagpunta ko rito, yung mga snow sa tabi ng kalsada, halos patunaw na, makikita mo na talaga yung mga taniman ng patatas. Kaso netong nakarang araw naman, talagang biglang nag-snow ng napakalakas. Snow na malakas na may kasamang napakalakas din na hangin. At ang malupit pa nga na ito, kahapon ng umaga, yung pagpasok ko. Kasi nga may apartment ako na malapit doon sa company, walking distance lang. Habang naglalakad ako, grabe, sobrang lakas talaga ng snow. At napakalakas talaga nung hangin. So, sabi nga ng mga kababayan natin, mga Pilipino dito, naging challenging talaga sa kanila kasi medyo malayo sila sa company na pinapasukan namin, mga 30 minutes yung biyahe. So, yun, napakalas ng hangin at snow. Eto, yung snow na sana napatunaw na, nadagdagan na naman, papakita ko sa inyo ulit. Yung bago ko umuwi last week, eto, halos ganyan na yan, patunaw na sana. Pero, eto nga, dahil sa mga snow na nagdana itong nakarang araw, yan, kumapal na naman siya. At kung bago ka nga pala dito sa YouTube channel ko, nakikita nyo itong lupa na to. Etong darating na summer, hintay nyo mga kababayan ng Papa, magtatanim na naman dyan. At kung ano itatanim yan, abangan natin kasi kahit ako, hindi ko pa alam. Siya lang nakakaalam. Gusto ko sana lumabas para pakita ko sa inyo kung ano itsura nung labas ngayon. Kaso, sobrang lamig at magpapalit pa ako ng damit. At speaking of damit, mga kababayan, no, ito yung bagong design natin. Na ito nga yung WhatsApp kababayan shirt natin na yung sticker, yan, nilagay ko rito. Pero iba tong materials na to. Ito yung nilagay ko sa woody jacket. Itong design nating Pinoy X Canada flag. Ayan o, nilagay ko sa woody. At oo nga pala mga kababayan, na gusto ko nga pala i-shout out yung mga kababayan natin dito sa Canada na umorder sa akin neto mga nakarang araw. So shout out nga pala kay Boss Earl Patilio sa asawa niya na taga Toronto na ito, yan yung umorder sila ng sticker tsaka rin ng t-shirts, free shipping yung papunta ng Toronto. Boss Earl, thank you. At saka syempre shoutout nga pala doon sa mga kaibigan natin dyan sa Alberta, Kalaway Dino, order ng stickers dyan. At saka yung kaibigan ni Mama, pangalan nun ma? Yon si Ate Doris na taga Ontario. At itong nakarang araw may umorder sa atin ng ganitong klase talaga, woody jacket na ganito yung design, itong Pinoy X Canada flag. Sa kababayan natin na taga Winnipeg dito sa Canada. Shoutout nga pala kay Sir Eudin Diego at ang umorder din siya ng sticker sa atin. Sir, thank you. Sa darating na araw, yon hintayin niyo lang. Inform ko na kayo kung shipping na yung item natin. At yung mga kapitbahay nga pala namin dito sa Prince Edward Island, maraming salamat sa mga umorder ng ito nga ng merch natin, t-shirts and stickers. Maraming salamat at sa uulitin mga kababayan. Thank you. Pag umuwi ako dito kala mama, isa sa mga pinagkakabalan talaga namin ay yung ito mga aquarium namin. Talaga yung paglilinis nito. Ito, may dalawa kaming aquarium dito. Ito, yung aquarium ni Papang 10 gallons na yan na aquarium. Tapos ito yung size 75 gallons. So, sobrang laki nito. Tsaka syempre, medyo busy-busy na rin ako nito mga nakarang araw. Tinutulungan ako ni Papa sa paglilinis niyan. Kung anong isda ang meron ako dyan, papakita ako sa inyo mga kabayan. At nakabili rin ako ng bagong isda kahapon at kalalagay lang namin niya kagabi. Ito yung mga isda ko dito sa 75 gallon fish tank ko. Yan o. Actually, halo-halo na sila dyan. Meron ako dyan angel fish. Yan, ito yung angel fish ko. Yan. At meron ako dito mga mollies. Meron akong Dalmatian, black, silver mollies. Tapos, meron akong ganyang klaseng plati. Hindi ko lang alam kung anong tawag yung sa plati na yan. Binili ko lang talaga siya. At ang all-time favorite ng mga beginner dito sa pag-aquarium, yan, meron akong guppy. Tapos, meron din ako ditong neon tetra. At dito, sa may baba,
nag-aalaga din ako dyan. May gantong rin ako klaseng straw. Cory Catfish. Yan. At ayun o, yung bago kong bait. Nakita nyo ba yun? Yan, meron ako ditong pleko. Ayan o, pleko. Janitor fish kung tawagin sa atin. Tatlo sila. Albino na pleko ng janitor fish. Yan. So, solve sila dyan. Bumili ako niya kasi sabi ko nga sa inyo, napakalaki na itong aking fish tank na to. So, kailangan talaga na yung maintenance ng cleaning. At napansin namin this past days talaga na medyo dumadami na yung lumot eh. Nung una talaga kasi hindi namin tinatanggal yung mga lumot-lumot dito kasi alam namin na kinakain din talaga ng mga isda yun. Kasi may diet din talaga itong mga isda na to. Talagang isang beses sa isang araw lang sila kumakain. Tanghali sila kumakain dito. So, yun. So, kung tatanungin nyo kung totoo ba yung mga halaman na meron ako dito. Actually, mga kababayan, totoo yan. Yan, hindi ko lang alam talaga yung mga pangapangalan nito, mga halaman dito. Pero, ayan, oh, totoo yan. May mga damo ko dito. Dati, mga maliliit lang to. Tsaka ilang piraso lang yung mga damo-damo ko rito. Ngayon, apakadami na. At nito mga nakaraang buwan, nagtanim ako dito ng kamote kasi nakakita ko sa YouTube ng kamote na nilagay dun sa aquarium. At ako naman, sinubukan ko talagang tutubo yung kamote dito sa aquarium. At tingnan niyo mga buwan, tumubo. Papakita ko sa inyo. So ito yung kamote na tinanim ko. Yun, hindi ako makapaniwala talaga na magiging ganito to kasi nung tinanim ko siya, tingin mo mga ano yun, mga 2 weeks ata yun, 3 weeks bago nag-ugat. 3 weeks no? Matagal din no? So, ito na siya. Pagkaugat niya, yan, di na mapigilan yung kanyang pagtubo. Ang kapal na ng kanyang ano, to ugat. So, nagbabalak akong itrim yung ugat niya kasi baka kumapit yan dun sa, ito, sa mga bato-bato dyan, tapos sa lupa. May baka medyo mahirap siyang bunutin. Tapos, ito. Tingin ko nakakain naman to ma, di ba? Yung kanyang mga dahon-dahon. Lalagay natin sa munggo. Whew! Sarap sa munggo to. Eh, no? So, hindi na ganun makita yung mismong kamote, eh, no, sa loob. Kung mapansin nyo, ito kamote yan. Ayun, ayun, kamote yan. So, yan, oh, ang galing. May instant halaman ako ngayon dito. Yan, tinusok ko lang siya ng stick, mga kababayan. Yan, nagiging tambayan din ng mga isda ko. Ayun, nandiyan dyan sila, oh. Tambay-tambay sila dyan. Ayun, oh. Tambay-tambay lang din sila dyan, pati yung aking mga shrimp. Yan, ginamumbahay ng aking mga shrimp. Ayan o. Andiyan yan din sila. At kung nandito si Mama, baka hinahanap niyo si Papa. Nasaan si Papa? Ito, nandito kasi si Papa sa basement. Medyo may pinagkakabala. Pupunta natin si Papa dito sa basement. Pa, baka hinahanap ka nila. Siyempre, mga subscribers natin. So, ito si Papa. Babaklasin ni Papa to. Matagal na kasi itong ano na to eh. Itong, ano tawag mo dyan pang? Basta ito pang exercise na to. Matagal na kay Papa. Mga ilang taon na sa inyo yun pang? 2013. So, nakuha nyo pa yan ng used. Tapos 2013 pa sa inyo yan. So, mangyari kasi nito kung bakit babaklasin ni Papa yan. Ito, kung makikita nyo, medyo marami kaming gamit dito sa basement. Alas lahat ng mga hindi namin ganong ginagamit dito sa taas, eh, nandito sa basement. So, ibibigay na ni Papa yan. Kung kanina ibibigay ni Papa yan, ibibigay niya yan doon sa katrabaho ko, kay Walter. Yun, so, may mga kasama to dati. Yan, bench press, dumbbell, barbell, may mga kasama dati. Ang kaso, inuna nang ibinigay nila Papa at saka nung kapatid ko doon sa mga pinost sa Facebook, may kumuha naman agad. So ngayon, so since makikita nyo talaga medyo kumakain talaga ito ng malaking pwesto rito sa basement. At hindi rin namin alam kasi kung paano namin tatanggal at bibit-bitin yan kapag lumipat kami ng bahay o lugar kung saan kami titira. So, may pagkakataon na kami. Yan, si Papa na baklasin at ibigay yan. Pa, kamusta mo naman yung mga kababayan natin? Baka hinahanap ka nila. Kamusta kayo dyan, mga kababayan? Mag-subscribe naman kayo. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Iwas sa COVID. Thank you and God bless. At kung hindi nyo pa nga napapanood yung house tour ko dito sa narentahan naming bahay, nakagawa na ako mga kababayan, so panoorin nyo na lang yun. Hanapin nyo na lang yung vlog ko na yun. At yun nga lang mga kababayan, no? Update ko nga lang ngayon dito. Sabi ko nga, excited daw may mag-spring dito kasi syempre ito, hindi na gano'ng malamig dito sa Canada. At kahit pa paano, magkakaroon kami ng mga activity dyan sa labas. Kasi mahirap talagang gawin yun kapag malamig. At ulit mga babayan, maraming salamat ka pala sa mga umorder na itong order pa ng merchandise natin. T-shirts, stickers, hoodie, jacket. At sabi ko nga mga babayan, kapag na-reach natin yung 50,000 subscribers dito sa YouTube channel natin,
ulitin ko yung pag-giveaway natin mga mabayan. So please, hindi ka pa nakapag-subscribe, at kung lagi ka nanonood dito at hindi ka pa nakapag-subscribe, baka naman subscribe ka naman, press mo yung notification bell para hindi mo miss kung kailan ako o kailan ako magbabalita, kung kailan ako mamibigay ng WhatsApp kababayan shirt. At sa next vlog na nga lang mga kababayan, no? Stay safe. Oy, iwas tayo sa virus, ha? Stay safe. At saka syempre, God bless.